Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala report, mula naman sa himpilan ng DYWC, ang Radyo Bandillo CMN, Dumaguete City, pala po naman sa Negros Oriental. CMN Live Nationwide. Ryan Sorote, magandang araw sa iyo. Maingadlaw, Ariel. Sa wakas ay inanunsyo na mga Agustinian Friars ng Basilica Minore del Santo Niño dito sa Cebu ang pagbabalik ng lahat ng religious activities sa pagdiriwang ng Sinulog 2022. Ayon kay Father John Miranda OSA, ipinagpapatuloy nila ang old religious activities ng Fiesta Senor na inaprubahan ng local government unit ng lungsod ng Cebu. Sinabi ni Father Miranda na kabilang sa mga ipagpapatuloy ay ang daily novena mass sa Pilgrim Center at sa loob ng Basilica mula Enero 5 hanggang 15, mula alas 4 ng madaling umaga hanggang alas 7 ng gabi. Susunod dyan ang traditional na Dawn Walk with Mary and Joseph and Jesus at ang Penitential Walk na dinadaluhan ng libo-libo mga deboto mula sa iba't ibang dako ng mundo. Magbabalik din ang tradisyonal na traslasyon ng Santo Niño de Cebu mula sa Basilica hanggang sa pabansang Dambana ni St. Joseph sa Mandaue City at ang taunang fluvial procession sa kahabaan ng Mactana Channel. Isang press conference ang nakatakda ngayong Nobyembre 15 taong kasalukuyan para sa kompletong detalye ng pagdiriwang ng Fiesta Senor sa susunod na taon. Samantala, nauna nang inahayag ng Cebu City Government na siyang hawak naman sa mga cultural aspect ng sinulog ang ganap na pagpapatuloy ng kanilang activities. Inutos din ni Mayor Michael Rama ng Cebu na ilipat ang pagsasagawa ng Sinulog Grand Festival Showdown sa South Road Properties o SRP sa halip na sa karaniwang Cebu City Sports Complex sa Downtown Cebu upang maiwasan ang siksikan. Sinabi ni Consul Philip Azafra ng Cebu, chairman din ng Sinulog 2023 Executive Committee, na nais ng lungsod na ma-accommodate ang mas maraming manunood para sa Grand Showdown sa SRP. Nilinaw rin ni Azafra na magpapatuloy naman ang natitirang buwan ng kasiyahan sa Fuente Osmeña Rotonda sa Uptown Cebu at Plaza Independencia sa Port Area. Mula rito sa DYWC Radio Bandillo, CMN Dumaguete. Ako si Bandillo 13, Ryan Sorote, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Ryan Sorote, mula naman sa himpilan ng DYWC, Radyo Bandillo, CMN, Dumaguete City.